Magandang araw po sa inyong lahat, mga kaibigan. Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Chico. Binabati po natin ang lahat ng mga OFWs at ang lahat ng mga Pilipino na nanonood sa video na ito. Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Ngayon po ay 2021 na. Panibagong taon, panibagong pag-asa. Kung noong 2020 ay talaga namang bugbog sarado tayo sa mga problema, sana ngayon ay ipinapanalangin po natin na sana po ay makabawi po tayo sa mga pagdurusang dinanas natin sa 2020. Pero kahit pa man, syempre na isa sa mga magandang balita ay paggawa ng vaccine laban sa COVID-19 ay mukhang hindi pa rin natin abot yung liwanag. Talagang sobrang madilim pa rin kahit ng start nitong 2021 dahil nga sa pag-usbong nitong bagong variant ng COVID-19 na tinatawag nilang UK COVID-19 variant. So kung inyong maaalala ay nasa 21 na bansa na ang nagkaroon ng travel restriction papasok ng Pilipinas, okay? Para maiwasan at mapigilan ang paglaganap nitong bagong variant nga ng COVID-19. So kung inyong mamarapatin ay i-refresh ko lang po ang inyong mga memorya. So kasama po dyan ang United Kingdom na siyang umano'y pinagmulan ng bagong variant ng COVID-19. Kasama din dyan ang Switzerland, ang Denmark, Hong Kong, kung saan napakarami nating mga Pilipinong manggagawa. Nandyan din po ang Ireland, Singapore, Japan, Germany, Australia, Iceland, South Africa, Italy, Israel, Spain, the Netherlands, Lebanon, Canada, Sweden, France, South Korea, at United States of America. So ang ibig sabihin po nitong travel restrictions na ito ay pinagbabawalan po ang mga foreigners o ang mga banyaga na pumasok sa Pilipinas. Yung mga banyaga ang merong foreign passport at merong tourist visa, okay, na pumasok sa Pilipinas. Pero naguluhan pa rin syempre yung mga Pilipino, especially yung mga OFWs tsaka mga non-OFWs sa travel restriction na ito. Sinabi nila na baka hindi na raw sila makakapasok ng Pilipinas, pero itinuwid ito ng Malacanang at sinabing exempted nga daw po ang mga Pilipino kahit pa kayo ay manggagaling dito sa 21 na bansa. Noon po yan. Okay, that was like last week nung sinabi nila yan. Sa ngayon po ay parang pinag-iisipan po nila na isali po or isama sa ban ang mga Pilipino na manggagaling sa mga bansang ito. Kahapon naman po ay sinabi ng tagapagsalita ng Pangulo na si Secretary Harry Roque na dahil sa rekomendasyon ng Department of Health at ng Department of Foreign Affairs ay isinama na nga po nila ang 6 na bansa pa sa travel restrictions. So from 21 na bansa, magiging 27 na mga bansa na po ang kasama sa travel restrictions na ito. So isinama po nila dito ang Portugal, ang India, Finland, Norway, Jordan at Brazil. So etong mga bansang ito, yung mga foreigners na manggagaling sa bansang ito, yung mga foreigners na merong tourist visa or foreign passport, ay hindi po muna makakapasok ng Pilipinas hanggang January 15. Samantala naman, yung mga Pilipinong manggagaling sa 6 na bansang ito ay pwede pa rin pong makapasok sa Pilipinas. Okay? Wala pa rin pong restrictions. Pero inyo pong pakatandaan na kapag kayo po ay manggagaling sa mga bansang ito, sa 27 bansang ito na mayroong travel restrictions at ikaw ay isang Pilipino, ikaw ay i-undergo sa isang mandatory 14-day quarantine. Kahit ikaw pa ay nakatanggap ng vaccine sa ibang bansa or naging negatibo ang inyong PCR test doon bago kayo pumasok ng Pilipinas, mandatory pa rin po yun. Okay? So parang invalid po yung vaccination ninyo or yung inyong negative PCR test sa ibang bansa. So wala po tayong magagawa doon. Kailangan po nating sumunod sa mga safety protocols na inilatag ng ating gobyerno. At ipinapaalala po ulit natin sa inyo na 14 days mandatory quarantine po yun sa Maynila at 14 days mandatory quarantine din sa inyong mga probinsya. So all in all, nasa 28 days po ang inyong bubunuing mandatory quarantine. So ngayon mga kaibigan, pakinggan po muna natin ang sinasabi ng Labor Secretary na si Secretary Bello tungkol sa napag-isipan or pinag-iisipan ng ating pamahalaan na pagsama sa pag-ban or pag-restrict sa mga Pilipinong manggagaling sa 20 bansang ito. Narito po.
just a follow up. So hindi po ba tayo mag-slow down on the repatriation of our OFWs kasi baka po mapuno na yung ating mga quarantine facilities? Merong ganyang concern, Donna. Merong ganyang concern pero hindi pa na-decide yung... In fact, I just had a meeting with the OWA Administrator Kata. Natatakot na siya. He's very apprehensive na nauubusan na tayo ng hotel. Because even from our OFWs alone, we are repatriating not less than 1,000 and a maximum of 3,500 OFWs every day yan. Kaya natatakot siya na maubusan tayo ng hotel. So that's one fear. And that is one consideration that we might have take into account. At it's very possible may move din na even yung restriction will also apply to OFWs. Considering yung very heavy transmission of yung bagong variant, yung COVID-19 variant, masyadong mabilis daw ang transmission. Kaya nag-aala-ala ang IATF baka sakali. Pag-aralan nila ang possibility na even the restriction will also cover yung mga OFWs. But talagang pag-aralan ito at magdedebato talaga dyan. So yun po si Secretary Bellio ng Department of Labor and Employment. So narinig naman po siguro ninyo na merong tsansa na isama sa ban ng mga Pilipino na manggagaling sa 27 bansang ito dahil sa mga kadahilanang yon. Dahil sa mabilis mag-spread out yung virus at kukonti na lamang yung mga quarantine facilities as per OWA. So sa ngayon po, ang advice ng ating pamahalaan, kung kayo po ay uuwi within this time frame ng December, tapos na tayo, no? December 30, January 7 na pala tayo ngayon. Hanggang January 15 ay ipagpaliban na po muna ninyo yung pag-uwi sa Pilipinas para po maiwasan ang abala. Dahil ang mga memorandums or mga kautosang ito ay nagbabago-bago po yan every day. So we are expecting na itong 27 bansang ito ay madadagdagan pa. Alam ko napakahirap ito para sa mga OFWs na ganito yung sitwasyon, ano? Pero ito yung mga hinaharap natin sa kasalukuyan na wala tayong magagawa kundi harapin na lamang at tanggapin. So sa atin naman, ang kailangan lang natin gawin is maging handa tayo sa mga pagbabago. At kasama ng paghahanda na yan ay ang pag-iingat. Okay? Kasi hindi naman po ito permanent. This is just a temporary occurrence. Okay, para po ito sa inyong kapakanan at sa kapakanan ng inyong mga pamilya. Kasi nga itong pag-usbo nga ng bagong variant ng COVID-19 talagang nagbigay na naman sa atin ng panibagong dagok na naman. At hindi nag-iisang Pilipinas na lubusang nahihirapan dahil sa COVID-19 pandemic na ito. Kaya ang payo po once again ng ating pamahalaan and I agree them na ipagpaliban na po muna ninyo ang inyong mga bakasyon o inyong biyahe kung po pwede rin lang naman at para maiwasan po ang abala. Pero kung hindi po talaga maiwasan, I would suggest na maging handa po tayo sa mga dadatnan natin pagdating natin ng Pilipinas. At dapat maging mahaba po ang ating pasensya. Kasi alam nyo naman, nung pag-uwi ko dati, medyo mahirap yon. Ngayon, mas mahirap kasi masyadong stricto yung mga protocols. Ano? So, kailangan ng mahabang pasensya. Hindi natin kailangan maulit pa yung mga sigawan sa... Naalala nyo po ba yung aking dating video, yung nagsigawan ng isang Pilipino tsaka ang OWA officer, na ilalagay po natin sa description box down below. Ilalagay po natin sa taas para mapanood po ninyo at marinig po ninyo yung buong kwento nun. So, iiwasan natin na mangyari pa ulit yung mga initan ng ulo sa airport dahil alam mo na yung mga ganitong sitwasyon talagang nakakapagpainit at nakakapagpakulo talaga ng dugo ito eh. So, yun lamang po mga kaibigan, yun lang po yung very quick update para dito sa travel restrictions na ito. So, from 21 naging 27 na bansa na po ang isinama ng ating pamahalaan sa travel restrictions. Hanggang January 15, 2021, ipanalangin po natin na hindi na po madagdagan ang mga bansang ito at ipanalangin po natin na hindi na ma-extend itong travel restrictions na ito at ipanalangin po natin na sana po ay matapos na itong pandemic na ito para makabalik na po tayo sa normal na
nating mga buhay. Okay? So hanggang dito na lamang mga kaibigan, sana po ay nakapulot kayo ng aral or impormasyon sa video na ito. Kung meron pa po kayong ibang katanungan, huwag po kayong mahihiyang magtanong sa comments box section. At para po mas mabilis po nating masagot ang inyong mga tanong, please follow our Facebook page, OFW Bulletin. Mas mabilis po nating masasagot ang inyong mga katanungan doon. At huwag rin po ninyong kalimutang i-like at i-share ang video nito para malaman po ni YouTube na importante po ang video na ito at para maibahagi po niya sa ibang mga manonood na naghahanap po ng parehong impormasyon. At sana po huwag po ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating Mumunting YouTube channel at i-hit po ninyo ang notification bell para po ma-update kayo sa mga videos na kagaya nito na lagi po nating ina-upload. I will see you guys in my next video. Spread love and not hate everyone. Love one another and stay safe. Bye!